ito po, marami kasi siyang mga turo o teaching nito mga kapatid, na kung titingnan po natin, first of all, oh, kung titingnan po natin ang sinasabi muna ng Biblia mga kapatid, ito po, no, kung atin pong uusaing mabuti, no, sinasabi po sa Biblia ay ganito po mga kapatid. Usahin po natin mabuti ito. Sabi po sa Galatia 8:1, subalit, parusahan nawa ng Diyos ang sinuman, maging kami o isang anghel man na mula sa langit na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo. So ito po mga kapatid ay malinaw, no? Malinaw po dito na ipinapahiwatig po mga kapatid ng Biblia mismo na huwag dapat na gawin ng kahit na sino man ang kanyang gusto sa Biblia. Especially sa pangangaral po mga kapatid. Kapag nagtuturo ng aral tungkol po sa Panginoon, ay huwag pong babaguhin ang totoong aral. No? Kasi it is very dangerous po mga kapatid. No? Klaro naman po na napakadelikado dahil sinabi talaga ni San Pablo na parusahan nawa ng Diyos. In other translation po mga kapatid ay mapapaimpyerno talaga itong nangangaral na mali ang kanyang itunuturo, mali o iba na magandang balita ang kanyang ipinapangaral po mga kapatid. No? Sabi ni San Pablo ay napakaklaro po dito, maging kami o isang anghel man na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo. So klaro po yan, maging si San Pablo po mga kapatid, maging siya po ay hindi niya po ginawang exempted ang kanyang sarili. No? Hindi niya po sinabi na ako'y exempted sa kaparusahan kapag ako'y nangaral ng salita ng Diyos na ibahin ko ito. Kasi meron na pong magandang balita. Meron na pong ipinapangaral. Eh bakit iniiba pa at bakit binabago pa mga kapatid? Bakit iibahin pa at bakit babaguhin pa ang sentido po ng sinasabi sa Biblia? Dahil ang ating Panginoong Hesukristo mismo ay malinaw na nagpahayag po mga kapatid ng ganito sa Mateo 24:24. Sinasabi po dito mga kapatid ha, sapagkat may lilitaw na mga huwad na Mesiyas at mga huwad na propeta. No? Mga huwad na propeta, false prophet po ang ibig sabihin, magpapakita sila ng mga kamangha-manghang himala at mga kababalaghan upang iligaw ang marami kahit na ang mga hinirang ng Diyos. So, given po mga kapatid na ang dami talaga na nagsisilitawan sa panahon natin ngayon at nangangaral, nagtuturo, but they are what we call the false prophet. Yan. Sila po ang ipinapahiwatig ng Biblia na mga false prophet po. At bakit po natin nasasabing they are, no, the false prophet mga kapatid? Dahil kung atin pong talagang pag-aaralang mabuti, ito po mga kapatid, oh, pakinggan natin ang pahayag nitong si Rolando Garcia Awakening Church mga kapatid. Ayan, tingnan natin kung ano yung ang kanyang pahayag po dito sa atin. Sige, pakinggan natin siya at atin pong i-analyze mga kapatid ang kanya mismong mga pinagsasabi dito. Ang daming malalaking relihiyon sa Pilipinas na ang ugat ay Yahweh religion. Yan. So, ang dami daw ng malalaking relihiyon sa Pilipinas na ang ugat ay Yahweh religion. Kaya ko ito dinidiscuss sa inyo dahil kontra
kukontrahin natin dahil ang Panginoon. Yan. Kaya daw niya dinidiscuss dahil kukontrahin niya. No? Kukontrahin niya. Alam niyo po mga kapatid, sa kanya palang pagsasalita na kukontrahin niya, therefore, makikita na po natin dito mga kapatid, na ang magandang balita na talagang ipinangaral ng mga Christians, ng mga early Christians, ni San Pablo po mga kapatid, ni San Pedro, ay kukontrahin niya talaga. Kukontrahin niya. Paano ito kukontrahin? Paano niya ito babalakutin? Ito po, pakinggan natin mga kapatid, si Rolando Garcia ito. O natin ay ang Panginoong Jesus. Yung ganitong klase na puro worship, puro service, nako po, hindi yan ang ating God the Father. Si Yahweh, lahat yan meron siya, hindi yan ang Diyos natin. Okay. So, sabi ng taong ito mga kapatid, no? Lahat daw ng description kay Yahweh ay hindi siya. Yung puro worship daw ay hindi daw siya. Ano pa? Sige. Remember, si Yahweh ay thief. Siya ay... Take note mga kapatid ha. Sabi niya, remember, si Yahweh ay thief. Magnanakaw daw yun mga kapatid. And if we dig deeper to study about the Bible, Yahweh is being mentioned mga kapatid sa tetragrammaton. No? Dahil ang tetragrammaton ay hindi po yan kayang ipronounce ng kahit na sino man. It is Yud-He, Wah-He in ancient, and Yud-He, Vav-He in modern. But for some scholar po mga kapatid, they are keep on using Yahweh as to address sa Diyos. No? Even in the Old Testament mga kapatid, it been used. Pero para sa kanya, ang Diyos pala mga kapatid ay magnanakaw. Para sa kanya yan ha. Magnanakaw. O yan, kita nyo? Para sa kanya, ang Diyos ay magnanakaw. Tasabi ni Jesus sa John 10:10. Ito ha, take note ha, kung paano niya po lilikuin ang talata. Sabi daw ng Panginoong Jesucristo sa John 10:10, no? Ang Diyos pala ay magnanakaw para sa kanyang pagkakaunawa o para sa kanya mismong interpretation. Sinintip? Sino yung magnanakaw? Oh, see? Grabe. Ipinapalitaw talaga nitong Awakening Church na ito na ang magnanakaw, mga kapatid at mga kaibigan, ay ang Diyos mismo. Ano daw ang ninakaw? Ninakaw ni Yahweh. O tapos sabi ni Jesus sa John 10:10, ang magnanakaw ay naparito. Sino yung tinutukoy? Sino yung tinutukoy ni Jesus na thief, di ba? Sino ba yung thief na mahilig mag-steal? Ito po mga kapatid ha, ang pinipilit niya talaga, ang thief daw mga kapatid o magnanakaw ay ang Diyos, sabi po nitong Awakening Church. Sa John 10:10 mismo, ang kanyang ginagamit. Kung titingnan natin mga kapatid, no, itong John 10:10, kung titingnan natin itong John 10:10 mga kapatid, kasi kapag tayo ay nakikinig lamang at hindi po tayo nag-aaral ng mabuti, ay posible talagang dadayain ng tayo ng mga nagtuturo. Yan. Pakinggan nyo mga kapatid, itong sinasabi niya na ang si Yahweh daw, na kung titingnan natin, scholar said that this is also referred to the tetragrammaton God, and para sa kanya mga kapatid, ito ay magnanakaw. Ibig sabihin para sa kanya, ang Diyos ay magnanakaw. So basahin natin kung sinasabi pa dito sa Juan, yes, na ang Diyos ay magnanakaw. Tingnan natin. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Take note ha, ang magnanakaw daw mga kapatid, dumarating upang magnakaw, pumatay, at manira. See? Manira. Ano ang nakikita natin ditong katotohanan mga kapatid? Ang realidad o ang katotohanan binabaluktot sinisiraan. Ito pala ang tunay na magnanakaw, yung mga naninira. No? Ang turo at aral ng Biblia sisirain mo, magnanakaw ka pala, sabi ng Biblia. Kanya mismong naikot ito. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ang isang buhay na masagana at ganap. Ito ang kanyang kinote.
So, pinapalabas po mga kapatid nitong Awakening Church na ang Panginoong Hesus at ang Diyos, no? Kasi ang Yahweh ay para sa kanya magnanakaw, in which na sinasabi din ng mga biblical scholar mga kapatid, because the tetragrammaton, name of God, ay hindi po ma-pronounce yan. Therefore, some of them are used the Adonai, which is Lord, and some of them are using also the Yahweh. Ngayon, kung ang Diyos para sa kanya ay magnanakaw, ay nako, ito ay isang malaking pagpapatunay mga kapatid na ang kanya mismong cited na bersikulo na Juan 10:10, sinasabi diyan, ang magnanakaw ay nagnanakaw, pumapatay at naninira. So, napakaklaro dito mga kapatid, no? Na maisisiwala talaga ang katotohanan kung atin pong papakinggang maigi, no? At atin pong i-analyze at pag-aaralan ang itinuturo sa atin. Kaya nga, ako po'y talagang na-amaze, no, mga kapatid, sa attitude, no, ng mga taga Berea. Dahil sila mismo ay talagang hindi lang sila tagapakinig, kundi sila ay tagasuri din po, mga kapatid. Ito, pansinin natin sa 17:11 ng gawa ng mga apostoles. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa mga Hudyong taga Tesalonika. Willing-willi silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. See? Ito po, mga kapatid, ang attitude ng isang mapagpanuri, no? Hindi po siya utu-uto lang na kapag nakarinig ng tagapagpangaral na gumagamit ng Biblia, no? Akala nila ay tama na, but ito po ay talagang sinusuri. Sino po ito? Ito po ay mga taga Berea mga kapatid, no? Mga taga Berea po ito na napuntahan o namisyonan po mga kapatid ni San Pablo. Kaya malinaw po mga kapatid na huwag basta maniniwala, no, sa mga sabi-sabi lang. Ito, kung babasahin po natin sa 17:10, nang gabi ring iyon ay pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at Sela sa Berea. Pagdating doon, sila'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. So mga taga Berea po yan mga kapatid ang talagang nakakahanga ang kanila pong ginagawa dahil sila po ay totoong nag-aaral. Okay, pakinggan natin sa kanyang karumtong itong si Awakening Church sa Orlando Garcia. Hindi yan empty words lang, may pinariringgan, may pinatatamaan. John chapter 8. So if the sun sets. Eto, yung sinabi daw ni Jesus Christ sa John 10:10, hindi daw yan basta kung ano lang, kundi may pinariringgan o may pinatatamaan. And I am agree at napakaganda yung talatang itong ginagamit o ginamit niya mismo dito sa John 8:36. So all the Son sets you free, so are truly free. Kapag ang anak ay talagang nagpalaya sa iyo, ay totoo ka talagang magiging malaya. And that's true. But if you will remain sa kasinungalingan, you are not free. See? Alam mo sa sarili mo na mali ang ipinapangaral mo. Yan. Alam mo sa sarili mo na ibang ebanghelyo ang dala mo. 'Di ba? Kung babalikan natin ang Galacia 1:8, delikado 'yan. Okay. Ito, pakinggan pa natin siya mga kapatid. You free, you are truly free. Yes, I realize that you are descendants of Abraham. And yet some of you are trying to kill me. Ba't niya ako gustong ipapatay? Sabi ni Jesus. Yan. Kung makikinig ka sa kanya, parang maniniwala ka. You see, gumagamit siya ng Bible verses.
So how could I say na mali ang kanyang itinuturo? Remember mga kapatid, during the time na ang ating Panginoong Jesucristo ay tempted in the desert, ano ang ginawa po mga kapatid at mga kaibigan ni Satanas? He quoted Psalm 91. Pero hindi po nauto at hindi po nagpauto mga kapatid ang ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Because there's no room in your hearts for my message. Freedom, love, and grace. Ayaw nyo nun. Gusto nyo kasi batas. I am telling you what I saw when I was with my father. But you are following the advice of your own father. Magkaiba ang father ni Jesus at father nila. Sabi ng mga tao, hindi, our father is Abraham. No, sabi ni Jesus, for if you were really the children of Abraham, you would follow his example. Instead, you are trying to kill me. Pinapapatay niyo ako. Sabi ni Jesus, because I told you the truth, which I heard from God. Abraham never did such a thing. You are imitating your real father. See? Ginamit or kinote niya po mga kapatid ang passage sa Bible in which lalabas po mga kapatid na nakikisimpatya siya o humihingi po siya ng simpatya dahil during the time ang ating Panginoong Jesucristo ay persecuted and harap-harapan po mga kapatid na kinukonfront ni Jesus Christ ang mga nagpa-persecute po sa kanya. Na sinabi ng Panginoong Jesucristo na kung tunay talaga na si Abraham ang inyong ama ay hindi sana ninyo ginawa ang bagay na ginagawa ninyo. Pagkos ang inyong ama, no? Ito po. Ang sinasabi kasi diyan sa 8:47 ng John, no? Ang ama ng sinungaling ay ang diablo or ang Satanas mga kapatid. Kaya alam po ng Awakening Church na ito ang kanya pong sinasabi. I really believe po mga kapatid na he has an idea kung ano po yung kanyang pinagsasabi. But then, sana talaga no, makarating sa kanya ang mensahe na awakening nga. No? Magising ka naman. Huwag ka naman sana na basta na lang gagamit ng talata sa Biblia. Then you will interpret in your own. Tapos sasabihin mo na kulto ang gumagamit ng Yahweh at saka ang si Yahweh pa ay ang thief o magnanakaw na kung titingnan natin ito ay being also refer to God, to address to God, no? Yung Yahweh na 'yan pero para sa kanya mga kapatid, ito ay magnanakaw. So ano kaya no? Ano kaya ang motibo talaga no? Bakit kaya sinisiraan niya ang Diyos? At ginagamit niya ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sige po, pagpatuloy lang natin siya. Father's Day bukas, di ba? Dapat sigurado tayo ng tatay natin ay ang tatay ni Hesus na mapagmahal. Jesus told them, if God were your father, you would love me. Kung yung Diyos nyo, yung tatay nyo ay Diyos ko at tatay ko rin, dapat mahal nyo ako. E ba't pinapapatay nyo ako? Because I have come to you from God. I am not here on my own, but He sent me. Why can't you understand what I'm saying? It's because you cannot even hear me. Kung ang ama ko ang inyong ama, edi sana mapagmahal din kayo. See? Kapag tayo po ay makikinig dyan at atin pong paiiralin ang ating damdamin, for sure mga kapatid no. Sasabihin natin ay grabe, I feel the word comes from his mouth. I feel the sincerity. Merong ganyan kasi mga kapatid na ang mga listener ay hindi po naka-focus sa message. Hindi po naka-focus sa context of the message, pero naka-focus po sa delivery. Kung ba paano po siya dinideliver. Meron kasi akong nakausap na listener, sabi niya, ay, ang ganda ng
ng presensya kapag si ano yung nagsasalita, si ganito yung nagsasalita. So, he is or she is just using his feelings or her feelings, mga kapatid, pag ganyan. So, hindi po ganun. No? Nagkumukuha lang po siya, mga kapatid, ng sympathy, no? Para gamitin ang Biblia na minamali niya naman. See? Sabihin ba naman niya na Yawi is a thief? So, sinabi niya na rin niya na God is a thief. Magnanakaw ang Diyos. Paano ka maniniwala sa isang taong nangangaral ng salita ng Diyos? Even though he is teaching in the name of Jesus. But then, mga kapatid, sinisiraan niya ang Diyos. Yan. The most favorite verse, John 8:44. For you are the children of your father, the devil. Sino yung father, the devil, na tinutukoy ni Jesus? Huwag nyo naman i-post mamaya sa Facebook, Yahweh is the devil. O, baka mabash naman kayo. See? Ito po, no? Mga kapatid, sabi niya, pero kanina, kung papansinin nyo, sabi niya, ipagpalagay natin, no? Sabi niya kasi, sino yung magnanakaw? Siya, sabi niya si Yahweh. Ano ang ginagawa ng magnanakaw? Ganito, murderer. Ano ba yung devil? Murderer. Sabi niya, baka i-post nyo naman na Yahweh is the devil. Eh, what is your point? Pointless? Pointless ba yung point mo? Ano ba talaga yung point mo? Kasi sinasabi mo that Yahweh is the thief. Ibig sabihin, God is thief. And what is your point? Pointless? Oh, sige. Talino na lang dapat. Eto, sabi, your father is the devil and you love to do the evil things he does. Umatay, magnakaw, di ba? He was a murderer from the beginning. Di ba? He was a murderer. Ayan. Pansin niyo po, mga kapatid, he was a murderer from the beginning. And, if you notice po, mga kapatid, sa John chapter 10, verse 10, no, na binasa natin kanina, klarong-klaro naman po siguro yun, mga kapatid, yung pagkakabasa natin doon sa John 10:10, na ano ba talaga yung tawag dito, yung karakter o karakteristik po, mga kapatid, ng nitong sinasabi niyang thief, no? Na sinabi niya si Yahweh is a thief. So sinasabi po doon, mga kapatid, na nagnanakaw, no? Pumapatay at saka naninira. Ayan, nagnanakaw, pumapatay, naninira. Eh, if your point that Yahweh is a thief and yung characteristic na ipinapakita sa John 10:10, yung thief na yon ay magnanakaw, pumapatay, naninira, and your point now is that the devil is murderer, so ano yung point mo talaga doon? Natural talaga ang iisipin ng tao that God is a murderer also, that you say that Yahweh is a murderer also, Yahweh is the devil also, para sa point mo, unless your point is pointless. From the beginning. Mm. He has always hated the truth because there's no truth in him. When he lies, kapag siya ay nagsinungaling. Yan. So, sa diablo po, mga kapatid, no? Sa kay Satanas, sa evil, sa devil po, mga kapatid, when he lies, ibig sabihin, gawain niya yun. Kapag siya po ay nang babaluktot ng katotohanan, gawain niya po yun. No? Klaro po yan, mga kapatid. Kapag binabaluktot niya ang katotohanan, iniiba ang magandang balita ng Panginoong Jesucristo, gawain niya talaga yon. Pakinggan natin siya. It is consistent with his character. Yan, it is consistent. Gawain niya talaga yon. Ginagawa niya talaga yon. Bakit siya nagnanakaw? Bakit siya pumapatay? Gawain niya talaga yon. Bakit siya nagsisinungaling? Dahil gawain niya talaga yon. For he is a liar. Yan. And see? The father of lies. He is a liar and the father of lies. Yan. And
Kung titingnan niyo po mga kapatid ha, sino ba ang kanilang ama? Sabi niya, Yahweh. So talagang ipinapalitaw nitong awakening church mga kapatid, that Yahweh is the devil, that Yahweh is the murderer, that Yahweh is the thief, no? That God is a devil, God is thief. Anong klaseng mindset meron ka? You're using the name of Jesus Christ, but you are destroying His Father. See? Ayan po mga kapatid, no? May malaki pong diferensya po mga kapatid in the understanding of this man na sisiraan niya ang ama ng ating Panginoong Hesukristo, but he is still quoting Christ. He is still quoting Jesus. No? Siya ay nangangaral sa pangalan pa ng Panginoong Hesus. And therefore, mga kapatid, ito ay kasyang-kasya talaga sa kanya. Kasya-kasya talaga sa kanya ang sinasabi po dito sa Biblia. Ano pong sinasabi? Oh, ito. Sa Mateo 7:21 hanggang sa 23 po tayo mga kapatid. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Yan. Nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Yan yung sasabihin ng mga tao na talagang sa inaakala nilang sila ay sa Diyos pa, no? Nangangaral ng salita ng Diyos, pero mga kapatid, iba ang practices, no? Iba po mga kapatid ang mga ginagawa. So, ito ay nahahalata at nakikita po, nabibisto talaga mga kapatid, if they preaching, no, mga kapatid. Yan. Nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Gumamit ng pangalan ng Panginoong Hesus, no, nagpangaral ng, pero sinisiraan ang Diyos na Ama. Nagpalayas ng demonyo at gumagawa ng mga himala sa inyong pangalan. At ito po mga kapatid ang response o sagot sa kanya ng ating Panginoong Hesus, oh. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Eh, tanong po mga kapatid, masama ba o mabuti ang siraan mo ang mabuting balita, ang magandang balita? Masama ba o mabuti na siraan mo ang Ama ng Panginoong Hesukristo? No? Sabi niya, Yahweh is a thief. At kung tayo po ay talagang merong proper analysis sa kanya na mga pinagsasabi, isinabi niya that the devil is murderer, at yung sinasabi niya doon kanina, mga kapatid, sa John 10:10, that Yahweh is a thief, at ang thief ay magnanakaw, murderer, and naninira po mga kapatid. Merong isang karakteristik na lumusot po at ginawa ng awakening church na ito. Siniraan niya po mga kapatid, no, ang Diyos. As I have said mga kapatid, this Yahweh also being used of the biblical scholar, no, dahil yung tetragrammaton ay hindi po na-pronounce yan. Yan ay four consonant without vowels po mga kapatid. The Yud-Hi-Wah-Hi in ancient, the Yud-Hi-Vav-Hi in modern. Ngayon, it been pronounced po mga kapatid ng mga biblical scholars as Yahweh. So it is addressed to God. If Yahweh is a thief, God is a thief. If Yahweh is a murderer, God is a murderer. If Yahweh is the devil, God is the devil. No? Kung si Yahweh ay naninira, ibig sabihin, ang Diyos ay naninira. See? No? Pansinin natin mabuti po mga kapatid ang argumento niya. Oh. Ayan. So dito po mga kapatid, ay klarong-klaro na makikita po natin kung ang turo o ang tinuturo ba mga kapatid ay angkop pa ba yan? Yan pa ay connected pa ba sa itinuturo sa atin sa totoo, sa tunay na magandang balita? Dahil klarong-klaro naman po, no?
binasa po natin kanina sa Bible yung warning ni San Pablo, no? Kahit siya ang kanyang sarili po, mga kapatid, ay hindi niya po ginawang exempted, no? Kung babalikan po natin ang talata, Galatia 1:8, subalit parusahan nawa ng Diyos ang sinuman, maging kami o isang anghel man mula sa langit na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa ng Diyos. No? On another term, ay ginagamit yun din na sumpain, no? Ang mga nangangaral sa na iba sa magandang balita na ipinangaral po, mga kapatid, ng lehitimo ng mga apostoles. So napakaklaro dito na kapag ang ating pong attitude, mga kapatid, ay hindi maging katulad ng mga taga Berea, ay possible talaga na mako-confuse na tayo nito. Maniniwala na tayo agad dito sa taong ito na nangangaral, dahil kung titingnan natin, no, ang ways of approach niya po, mga kapatid, parang maganda naman. Magandang pakinggan, maganda yung timing niya, no? At nakikinig ka sa parang totoo talaga, kasi he quoted also the verse in the Bible. But if we are like of those in Berea, mga kapatid, ang ginagawa po kasi nila ay inuusisa po nila. Hindi po sila basta na lang naniniwala, kasi kapag katulad ng ating modernong panahon ngayon, parang Marites style lang, kapag sinabihan, maniniwala agad at hindi na kino-confirm, or hindi na po, mga kapatid, na-verify ang information. Ito po ang attitude ng mga taga-Berea, mga kapatid, kung papansin natin sa 17:11, I mean, ng gawa ng mga apostoles. Unahin natin yung pagbasa niya sa 10 po, mga kapatid, ha? Nang gabi ring iyon ay pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at Sela sa Berea. Pagdating doon, sila'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa mga Hudyong taga Tesalonika. Willing-willi silang nakikinig. Ito, ha, willing-willi silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo. Ang problema po, mga kapatid, ay nakastak sa willing-willi silang nakikinig. Kung tayo po ay willing-willi lang sa pakikinig, at hindi natin, may karugtong kasi, at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Hindi lang dapat nawiwili tayo sa pakikinig, mga kapatid. Ang kailangan talaga ay atin ding pag-aralan, saliksikin po natin, upang hindi tayo basta mauto na itong mga tagapagturong ito. Amakin mo, no, sa social media pa ito nagiging viral ngayon, no, especially sa Facebook, marami talaga ang makikinig dyan. Marami talaga ang pwedeng mapasahan ng maling mensahe. Alam mo naman po natin, sabi, pinapaulit-ulit po na sinasabi sa atin, Brother Wendell, ang kasinungalingan na ipinapaulit-ulit ay nagiging totoo. No? Kapag paulit-ulit tayong nakikinig dito, mga kapatid, at hindi tayo well-equipped, and for sure, no, talagang maniniwala tayo sa mga ganitong turo. But, ito naman, if we listen to this man, pero tayo po, mga kapatid, ay well-equipped, tayo ay talagang nakikilala na natin, alam na natin ang pagiging Katoliko natin, kahit ano pa na paninira po, mga kapatid, ay hindi ito makakaapekto sa atin. And I want to share you, one of my friend, no, na pinupuntahan ng ibang relihiyon, and kahit ang friend kong ito ay merong kapansanan sa pagkakataong ito, but then he keep on learning. Oh, siya po ay talagang nag-aaral, at while he learn, oh, talagang napapractice niya po, mga kapatid, ang kanyang pinag-aaralan, at pinapasyalan siya ng ibang relihiyon. What my point is, nag-aaral po siya. Kaya nga, yung ibang religion na nangangaral po sa kanya, ay siya pa ang nangangaral. So, lumalabas, lumalayas ang ibang religion sa kanya,
na may bitbit din sila, no? Na hindi lang na maluloko nila ang Katoliko. Dahil yung impression kasi noon, mga kapatid, sa ating mga Katoliko ay mga wala tayong alam sa Biblia, mga wala tayong alam sa turo at aral. Pero ibahin na po natin, mga kapatid. Dapat tayo ay may pakialam talaga. In Catechism of the Catholic Church 1285, we need to equip ourselves because, mga kapatid, kailangan natin depensahan ating pananampalataya by word and by deed. No? Sa salita at sa gawa. How could we defend our faith by word and deed if we don't know our faith? So we should to study first our Catholic faith to defend it. Okay? Sana po, mga kapatid, ay nakabigay po tayo ng dagdag naman na kaalaman at pagpapatibay sa ating pananampalataya.